Tapos na po ang ating series ng Biblical Eldership at salamat sa Diyos na naging tapat siya sa paghahayag ng salita niya sa pamamagitan ng inyong abang lingkod at ni Brother Art na kinonclude ang ating series last week. Four-part series po yun. Nawa ay kinapulutan natin ang aral yon kung paano ba natin tinitignan o paano natin pinagpipitagan ang Biblical Eldership patungkol po sa soon-to-be iglesia na ito. At panalangin natin na hindi lang manatiling mga impormasyon yung mga narinig natin, ngunit ito ay tumimo sa ating mga puso't isipan, ito'y magbunga at maisabuhay natin ito upang mapakinabangan ang mga aral na ito ng bawat isa sa atin bilang kalakasan, bilang paraan ng Diyos, kaparaanan ng Diyos sa pagpapabanal sa atin. Ngayon naman po ay pag-uusapan po natin ay ang kahalagan pa rin po ng salita ng Diyos na naihahayag sa pulpitong ito. At ito po ay dadaanan natin sa lente ng lumang tipan sa aklat ng Exodus. At ang title po ng aking sermon ngayong hapong ito is Undergirding the Pulpit with Prayer. Tama po ba? Same ba yung nai-send ko at nai-type ko? Bigla akong napaisip. Ngunit ang mahalaga po ay maihayag po natin kung ano ang kahalagahan ng salita ng Diyos in view of our prayer. Kung papaano nakakaapekto o papaano napapakinabangan ang panalangin patungkol po sa in connection with the Word of God. Kaya po, nais ko po na tayo po ay tumayo at ating pong basahin ang ating teksto ngayong hapong ito. Basahin po natin ang text natin sa Exodus chapter 17, verse 8 to 16. Itingo po, Exodus chapter 17, verses 8 to 16. Babasahin ko po sa ESV. At kung nandoon na po kayo, so, hayaan niyo pong pangunahan kong pagbabasa sa verse 8. Verse 8, "Then Amalek came and fought with Israel at Rephidim. So Moses said to Joshua, 'Choose for us men and go out and fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the staff of God in my hand.' So Joshua did as Moses told him, and fought with Amalek, while Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. Whenever Moses held up his hand, Israel prevailed, and whenever he lowered his hand, Amalek prevailed. But Moses' hands grew weary, so they took a stone and put it under him, and he sat on it, while Aaron and Hur held up his hands, one on one side and the other on the other side. So his hands were steady until the going down of the sun. And Joshua overwhelmed Amalek and his people with the sword." Verse 14, "Then the Lord said to Moses, 'Write this as a memorial in a book and recite it in the ears of Joshua, that I will utterly blot out the memory of Amalek from under heaven.' And Moses built an altar and called the name of it, 'The Lord is my banner,' saying, 'A hand upon the throne of the Lord. The Lord will have war with Amalek from generation to generation.'" Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y makakaupo. Ang aklat po ng Exodo ay tinatawag din pong Book of Law or Book of Moses. Ito po ang ikalawang aklat sa Old Testament. Ganon din po sa buong Biblia from Genesis to Revelation. At ito po ay kasama sa Torah, sa Jewish Torah. Ang author po nito ay si Moses at ito ay traditionally known as the Law of Moses, yung batas ni Moses. Pero sa katotohanan, parang Acts of the Apostles yan. It's not the Acts of the Apostles but the Acts of the Holy Spirit. It's not the Law of Moses but it's actually the Law of God. So ito po ay sinulat para sa mga Hudyo nung panahon na iyon patungkol po sa paalala sa nangyari sa 40 years journey nila sa desert. At sa history po ng Israel,
pinakita po kung papaano ang nangyari mula sa generation ni Joseph papunta sa pagkakaligtas, sa pagkakaligtas ng mga Israelita sa napipintong famine o taggutom na ginamit ng Panginoon ang buhay ni Jose, Joseph the dreamer, at si Joseph po ay eventually naging governor sa Egypt at ginamit ng Panginoon yung pangit na experience ni Joseph to save his people. At ang nangyari pong sumunod ay matagal silang namuhay ng mapayapa sa Egypt because of what Joseph did, and the Israelites remembered it, but eventually na wala na yung memory, kumbaga kinalimutan na, at sila ay kinatakutan ng mga Ehipto at sila ay ginawang alipin dahil natakot sila na baka masakop na sila. Ginawa silang alipin at sa biyaya ng Diyos, they were crying out for salvation, pagliligtas ng Diyos, at ang Diyos ay nakinig at He sent His man, Moses, upang i-lead ang mga Israelita palabas ng Ehipto unto the Promised Land. So, makita natin, kaya po Exodus, yung title ng book na ito nating binabasa, ay patungkol po ito sa pag-exit o paglaya ng bansang Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto at papunta sa lupang pangako. Ito po ay naisulat during the 40 years of the experience ni Moses sa wilderness kasama ang mga ang first generation na lumaya sa Egypt. This is between 1440 to 1400 BC. Tatandaan natin pag before Christ, no, paatras. Paatras yung bilang natin. So 1440 to 1400 BC. So ilang libong taon din ang lumipas bago sa panahon ngayon. May kita po natin na eventually ang kabuuan ng aklat ng Exodus ay pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos at yung pagsasalamin ng pagliligtas ni Kristo Jesus sa kanyang mga piniling mga tao, sa kanyang chosen people. At eventually in the New Testament, it was revealed that the true Israel, not all Israel is Israel, and the true Israel are those whom God has chosen, elected, and whom Christ died for, and that includes His church. Kasama po tayo doon. Kaya po napakagandang pag-aralan kung anong naranasan ng mga Israelita, kung paano naisulat ito sa Book of Hebrews, inaalala rin nila ang nangyari sa Old Testament. Ngayon naman, inaalala rin natin kung anong implikasyon nito sa ating mga buhay. Bago po ako magtuloy sa aking paglalatag ng nangyari sa gera ng Israel laban sa Amalekites, gusto ko lang magbanggit ng isa pang gera in 1940s, in the heat of the battle in the Pacific, sa so World War II, in the Far East, no? Dito sa region natin, sa Far East, there is a man named Captain Solomon, Captain Ben Solomon. He was 29 years old. Napaka-popular ng story niya back in the day hanggang ngayon. May mga nag-idolize pa rin sa taong ito dahil nakilala siya as someone who is yung willing to go beyond the call of duty. Siya po ay hindi typical na sundalo. Kahit kapitan po ang kanyang ranggo, at siya ay may mataas-taas na ranggo, hindi siya private, captain siya, so in charge siya sa mga tao. Pero ang totoo niyan, siya ay isang dentista. So hindi po baril lang hawak niya, kundi panglinis ng ngipin. Ngunit nung panahon na sila ay kasalukuyan na nasa kalagitnaan ng gera, sa island of Saipan, ito po ay isa sa mga islands patawid ng kumbaga papalapit sa South Pacific, at ito po ay iba't hiwa-hiwalay na mga pulo. At isa po, ay tama ba, South Pacific? O sa North Pacific pala, north ng, yan, kung saan man siya. Nalito na ako. Sa Saipan, na kung saan unti-unti nang nakukubkub ng US ang bansang Japan, natatalo na sila. Pero ito ay yung kasagsagan ng
gera na kung saan iniisip ng Japan ay mananalo pa sila. At ang nangyari po, sila ay sinugod ng napakaraming Japanese soldiers. At yung sila ay sinugod, tinawag po ito, typically kapag sumusugod yung mga Hapon, sumisigaw sila ng banzai. Banzai! Ganyan. Sa atin, sugod. Sa kala, banzai. At dahil yun ang narinig ng mga Amerikano, ang tawag nila doon, banzai charge. Banzai charge. So, sumusugod yung mga sundalong Hapon at wala silang pakialam sa mga buhay nila, basta susugod lang sila. Ang nakakatakot po dito, 5,000. 5,000 Hapon na sabay-sabay sumusugod at tinatawag nila itong suicide charge. Kasi wala na silang pakialam, basta kailangan lang makubkub nila yung kampo ng kalaban. So, sinugod nila ang isang kampo ng mga Amerikano sa island ng Saipan. At yung station na yon, yung aid station na kinalalagyan ng isang dentista na pinangalan ng Captain Ben Solomon, who is just 29 years old at the time, ay nakukubkub na. Na halos naubos na yung mga sundalo dahil mga sugatan. So sa madaling salita, yung mga nasa front lines, halos naubos na at dinadala sa kanila yung mga sugatan. So imagine, 5,000 persons in one day ang sumugod sa kanila. Talagang ma-overwhelm ka. At ang nangyari po nun habang sila'y sumusugod, nangangamata yung mga tao, dumating sa punto na na-break na yung front lines at napasok na nung mga Hapon yung aid station. So, isa-isa nang pinagbabayuneta na yung mga sugatan. So, yung mga patay, ay yung mga malalakas, halos naubos na, kumbaga mopping up operation na lang. Inuubos na lang sila. Kasi mga sugatan na yung pinapatay. So, sa galit ni Ben Solomon, nung nakita niya, sugatan na, pinapatay pa. He sprung into action. What he did was very heroic. So, ang ginawa niya, siya ay kumuha ng mga armas at sinabi niya sa mga kasama niya, sige, yung mga sugatan, dalihin niyo na, magpapaiwan na ako dito, tapang nitong taong to. Sipin mo, 5,000 yung sumusugod. Hindi man all the time na 5,000 yung kaharap niya. Pero ang punto is, hinayaan niya na makaligtas yung mga kasama niya, mga takas, at siya ang haharap sa mga kalaban. So what happened was, when he sprung into action, pinatay niya yung yung soldier na nagbabayonet sa mga kakampi niya na sugatan. At meron pang apat na pinasok yung kanyang tent. At ang sumunod pong nangyari ay, yung isa tinadyakan niya, isa binaril niya. Sa madaling salita, talagang he's doing everything to preserve the life of the patients dun sa aid station niya. Dahil sa sobrang tindi ng dami ng mga kalaban na sumusugod sa kanya, ang ginawa niya, after niyang na-clear na, kinuman, since he's a captain, nakikinig sa kanya yung mga tao, sabi niya, sige, dalihin niyo na yung mga sugatan, itakas niyo na sila, ako may iwan. Ang ginawa niya, tumakbo siya sa medical tent, kinuha niya yung kanyang rifle, at kinuha niya yung isang machine gun na position after namatay yung tumatao doon. So there was machine gun position na emplacement at nakatutok yun sa kalaban, kinuha niya yung pwesto na yun at sinabi niya magsialis na kayo. After that, niratrat niya isang wave ng enemies, dire-diretso. Pero habang siya'y umabaril na mga kalaban, at the same time, he is being shot at. He is receiving many injuries. Maraming beses na siya'y tinamaan ng bala. But in spite of all that, 4 times siyang pabalik-balik para magkarga ulit ng bagong fresh na bala at patuloy na sumugod at barilin ulit labanan yung wave after wave of banzai charge ng mga Japanese. Nung natapos na yung sugod, wala nang masugod, wala nang maipadala yung mga Hapon, nakita nila itong dentista na ito, Captain Ben Solomon, 29 years old, he is slumping forward on his machine gun nest. And in front of him was almost, ang sa record po, ay nearly 100 Japanese soldiers lying around him. Mahigit 100 na mga Hapon patay sa harapan niya. Yun yung nakalapit. Imagine yung mga nasa malayo na napatay niya sa kanyang pamamaril.
nung chinek ng surgeon yung kanyang injury, yung kanyang kinamatay, sabi po ng surgeon, he died, he received 76 bullet wounds. Tad-tad ng bala, 76 bullet wounds. Kung ba naman eh, daan-daan yung kaharap mo, mag-isa ka lang. Pero ang pinaka-surprising dito, nung in-examine siya ng surgeon, sabi ng surgeon, he concluded that 24 out of 76 bullets ay nangyari bago siya mamatay. So it took 26 bullets, more than 26 bullets to kill him in the performance of his duty. Grabe nun, tibay. Parang ano eh, sa mga nag-ML, anong tawag doon? Yung makunat. ang dami yung sinabi. Sa madaling salita, makunat ito, hindi basta-basta tinatablan. But what he did was so heroic. Grabe, he stood in behalf of his men. Hindi niya trabaho na lumaban. Ang trabaho niya ay gumamot ng may sakit sa ngipin. In fact, when his heroic actions was reviewed, he was instantly a candidate for the Medal of Honor. Pero alam niyo ba, ito'y hinarang. Sabi nung mga opisyal, hindi natin siya pwedeng award, hinaharang namin ito, hindi natin siya pwedeng award kasi sa Geneva Convention, hindi pwede maging combatant yung mga medical personnel. So sabi, hindi siya pwedeng ma-award. Ikaw, kinakatay na yung kasama mo, hindi ka pa balalaban. So ganun yung argument ng mga kasama niya. So eventually, recently lang, no, na-award sa, or I think it was in the 90s, na-award sa kanya yung Medal of Honor because they concluded na it was a necessary heroic duty na ginawa niya. Eh, ang Medal of Honor ang pinakamataas na award sa US military at gallantry and heroism yon. Wala na bang mas ano pa, may titindi pa ba na sakripisyo doon na hindi mo trabaho, ginawa mo just to protect, preserve the lives of many, pinatakas mo yung mga kasama mo at ikaw humirap sa kalaban. So ano ngayon? Anong kinalaman nito sa kay Moses at sa mga Amalekites? Ben Solomon died a hero. He died a hero. Namatay siya bilang isang bayani. The sad thing is, he died alone. He died alone in his hole, in his machine gun nest, in front of many dead bodies. And how tragic it is to do something out of your job description and die doing it and get no recognition. Napakahirap naman, napaka-tragic naman na you went beyond your call of duty and died by doing it at hindi kayo na-recognize. Salamat na lang sa Diyos at siya yung na-recognize. But he's dead. He died alone. Good thing, in the scripture that we've read, sa binasa natin kanina, we saw how men of faith upheld each other to defeat the common enemy. Moses fought with prayer, with rod in hand, as hard as Joshua with sword in his hand. Kung gaano lumaban si Moises, kung gaano lumaban si Joshua, nakipaglaban siya sa mga Amalekites using the sword, ganun din yung ginawa ni Moses na paglaban using the rod of God, upholding it in prayer. In the end, it is God who delivered his people from his enemy. They didn't die that day. They won. And they were never alone. In the scripture that we've read, we've seen that the Amalekites attacked the Israelites unprovoked. Wala namang dahilan para atakihin ng mga Amalekita itong mga Israelita na to. And they attacked them unprovoked from the rear. Sinugod sila, hindi harapan, kundi sa likuran. Anong significance nito? Because of that attack from the rear, it devastated the stragglers, yung mga nahuhuli, yung weaklings, and they took their, yung ari-arian nila, kinuha from those who can't defend themselves. The Amalekite symbolizes the enemy of the gospel. Usually, they attack the weak, and they are very cunning and deceitful. Hindi sila lumalaban ng harapan. They make sure they attack the vulnerable and defenseless.
That's the enemy of the gospel. That is the enemy of Joshua and Moses, and that is our common enemy. There is, sabi po ni Kaiser, isang theologian, there is every possibility that they had known about the promise of the land of Canaan that had been given to Esau's twin brother. Kasi po, yung Amalekite, si Amalek, ay apo ni Esau. Ni Esau. Esau, social pre. Apo siya ni Esau. So alam niya kung ano yung pangako ng Diyos sa kay Jacob na kaninunuan nila Moses na nanggaling sa Egypt. Amalek and his people, ninangalat sila, they were called nomadic tribe. Nomads. Pag sinabi nomad, mga ito yung nakatira lang sa desert, nagpipitch lang sila ng tent, wala silang sariling, hindi sila nagsasabi na, oh, ito ang city namin, ito ang bahay namin. Gumagala-gala sila. And there were many. At sa pagkakataon na yun, parang ganun din yung sitwasyon ng Israel. Marami din sila, millions of them. And they were in the Sinai Peninsula and they were looking for a way to survive. And God had preserved them. But the attack happened. So ito, yung Amalekites, mga anak ni Amalek, alam nila kung ano yung pangako ng Diyos that Jacob will mamanahin niya yung land of Canaan. Jacob, therefore, they should not have felt any threat to their interest in the Negev had this promise been remembered and taken seriously. This Amalekites live in the Negev desert. Itong desierto na ito ay malayo pa sa Canaan. Ibig sabihin, wala silang conflict of interest. Pero dito pa lang may establish natin kung anong problema. When Amalek attacked the Israelites, they knew for a fact kung sino inaatake nila. Kamag-anak natin to, mga to. Ito ay mga kaapu-apuhan ng kapatid ng lolo natin. Kung apo si Amalek ni Esau, eh ito ay mga apo naman ni Jacob. So imagine that they are not innocent when they attack them. It is an unprovoked attack. And the Israelites at the rear, yung nasa likuran, they are very vulnerable. Sila yung pinakakawawa. Imagine this, ha? Nung sila ay tumawid sa tubig, sa tuyong lupa, sa kalagitnaan ng Red Sea, itong mga to yung pinakadelikadong posisyon, yung mga nasa likod, kasi ang humahabol sa kanila, mga Egyptians who were riding chariots, napakagagaling sa gera, sa pandigma. At dadaanan lang sila para lang silang dudurugin. They will be trampled upon by the horses and the chariots of the Egyptians. And God saved them. And out of the salvation of God from the Egyptians, here comes the Amalekites. They attacked these people from the rear, yung mga nasa likuran. So the problem here is very profound. The reason why they attacked them, because they are evil. So sino ba itong mga Amalekites na to? The Amalekites, sinabi natin kanina, they are the grandson of Esau. Mga apo na ito ni Esau. They did not receive they are not the promise keepers. Hindi sila yung pinangakuan ng Diyos ng blessing of the promised land. Second, they don't fear God. Let's read in Deuteronomy 25, verse 17-19. Dito pinakita kung anong description ng yung pag-aaway ng itong dalawang bayan na ito, kumbaga. Deuteronomy 25:17-19. Sabi sa verse 17, remember what Amalek did to you on the way as you come out of Egypt. Ito yung story. Kalalabas lang nila ng Egypt. Verse 18, how he attacked you on the way when you were faint and weary and cut off your tail, those who were lagging behind you, and he did not fear God. Napaka-malisyoso nung pag-atake ng mga Amalekites. Why? They just came from a very long journey out of Egypt.
kinakabahan pa yung iba, so parang they're just relieved. Ah, salamat sa Diyos, natakasan namin yung mga Ehipto. Nangihina pa iba, hindi pa siguro kumakain pa, hindi pa umiinom ng tubig, pagod na pagod, takot, at sinugod sila. Sabi, how he attacked you on the way when you were faint and weary. Kung kailan pagod ka, nangihina ka, saka ka inatake. And sabi dito, he did not fear God. The Amalekites don't fear God. They are enemies of God. Verse 19, therefore, when the Lord your God has given you rest from all your enemies around you, in the land that the Lord your God is giving you for an inheritance to possess, you shall blot out the memory of Amalek from under heaven. You shall not forget. Ito yung command sa kanila ng Panginoon. Ubusin niyo yan. Tapusin niyo yan. Ubusin yung lahi nila. Bakit? May nagsabi, mga atheists, grabe yung Diyos na sinasabi niyo. Kala ko ba Diyos ng pag-ibig yan? Bakit yung mga Amalekites? Grabe yung treatment sa kanila ng God. Patayin men, women, children, animals. Ubusin, lipulin sila lahat. Hindi nila naintindihan na kung hindi nila gagawin yon, they will suffer the consequence na itong mga taong ito ay masasama. Hindi sila inosente. They are out for blood. So let's continue po. So they're the grandson of Esau. They don't fear God. They prey on the weak. They have a special hate for the people of God. Therefore, hating God. But to put it very plainly, sa panahon natin ngayon, kung titignan natin, they hate the Word of God. They despise the Word of God that was promised to Jacob. Kasi ito yung panahon na pinagpilian eh. Jacob I love and Esau I hate. Minahal ko si Jacob at si Esau ay aking kinamuhian. God made a choice, and the choice, the chosen people was the people of Israel. And the promise was for the people of Israel. And the word was uttered. Binigay na ng Diyos ang pangako sa mga Israelita na kayo pagpapalain ko, mangangalat kayo, you will be a great nation. You will enter the land flowing with milk and honey. And that's what they hated. Ayon ng mga Amalekites yun. Hindi namin napakinabangan, hindi rin kayo makikinabang. Bibisitin namin kayo all the days of your lives, we're just here. Para kaming mga garapata, wala kaming saniling katawang, wala kaming pinanggagalingan ng source, kundi mang bibisit kami sa iba, we're parasites. To that effect. Na gusto lang nilang guluhin, sirain. Kasi kung gusto talaga nilang tapusin yung mga Israelita, edi sana, inubos lang. Hindi, ang ginawa nila, sinugod lang nila may hina, hinakaw yung mga ari-arian nila. That is very evil. So, to understand clearly what they stand for, the Amalekites stands for, as we study this, that they are the enemy of the gospel. The Amalekites, sa panahon natin yun, whoever na ayaw ng salita ng Diyos, whoever na ayaw sa iglesia ng Diyos, whoever na ayaw sa mga Kristiyano, these are the enemy of the gospel. They hate God and they want to destroy God's people. Kalaban nilang salita ng Diyos at kalaban nila ang mga hinirang ng Diyos. Nevertheless, sabi po ni Charles Spurgeon, Joshua had to fight. Kahit ganun ang sitwasyon, kailangan nilang lumaban. Joshua had to fight. Praying, Moses did not eliminate what Joshua had to do. The battle was won with prayer, but also through normal instruments. The work of the army led by Joshua using the sword. Prayer is downright mockery if it does not lead us into practical use of means likely to promote the ends for which we pray. Sabi po ni Charles Spurgeon, kailangan pa rin nilang lumaban. Hindi lang prayer ang sinabi ni Moses, because sabi ni Moses, basahin po natin ulit yung text natin, balikan natin.
Ang sabi po sa verse 8, then Amalek came and fought with Israel at Rephidim. Ito po ay yung Rephidim, it is the same place na kung saan humingi ng tubig itong mga, hindi pala humingi, nagde-demand ng tubig ang mga Israelita. Imagine, pwede na lang silang ibigay ng Diyos sa mga Amalekites at titigas ng ulo nyo. O sige, kakatayin kayo itong mga taong to. Pero hindi. God preserved His people. He gave water to drink. At after that, pinakita yung pag-atake ng mga Amalekites. So Moses said to Joshua, choose for us men and go out and fight with Amalek. Tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God in my hand. Anong ginawa niya? Sabi ni Moses, inatake tayo. Okay, tipunin yung mga kalalakihan. At tayo lalaban. At bukas, ako yakyat sa burol. At doon ako pepeso at ako'y mananalangin habang kayo nakikipaglaban. So Joshua did as Moses told him and fought with Amalek while Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. So makita natin yung mga key players po dito. Una, si Joshua. Joshua is a derivative name of Jesus. Joshua is also known as yung word, yung name na Joshua, doon din po nag-originate yung name, Jesus. So can you imagine the connection? So sinugod sila. They were attacked, unprovoked, but God will not allow His people defenseless and helpless against the enemies of the gospel, against the Amalekites. He has sent Joshua to lead yung Israel to victory. The way God sent Joshua, Jesus, to lead us to victory. Same problem, same solution. Why? Because at the time when Joshua was sent by Moses to save the Israelites by the destruction of the Amalekites, it actually foreshadows the saving work of Christ for His people. Pinakikita that the same way ng pagliligtas ng Diyos, may sinisend ang Panginoon, someone who is righteous, someone who will lead them to victory. Hindi perfect example si Joshua, pero may foreshadowing ng pagliligtas at pagsusugo ng Diyos. Joshua foreshadows the obedience and faithfulness of Christ to the Father's commands and how He led His people to the ultimate rest in the Promised Land. Where Moses failed, Joshua conquered. Makita natin na ang test ng Panginoon sa mga Israelita is the same test na binigay ng Diyos kay Moses at in the desert, in Rephidim. Pinakita doon sa Rephidim and Meribah, yung the rock, na ang command ng Panginoon, sabi, kausapin mo, utusan mo yung bato na maglabas ng tubig. Eh sa inis ni Moses, sa tigas ng ulo niya, sa tigas ng ulo ng mga Israelita, na-overcome siya ng kanyang galit. Instead of obeying and trusting the word of God that He will say, sasabihin niya sa bato, water, come out. Hindi niya sinunod. He failed. He failed. And because of that, that cost him his rest. He died outside the Promised Land. He died from the mountains, far from the Promised Land. But Joshua is a different person. He obeyed God. Yung sinabi ng Panginoon, lipulin mo yan, nilipol niya. Gawin mo to, tawirin mo to, pabagsakin mo to, patayin mo to, lahat ginawa niya. He obeyed, and it is foreshadowing the faithfulness of Christ to the Father's commands. When He came to earth, He did the same thing. He led His people to the Promised Land. And we are His people, His church. When Christ said, I am the way, the truth, and the life, in effect, He is saying, I am leading you to the way everlasting. I am leading you to the life eternal. Makita po natin sa isang commentary ni Clark, both in the Septuagint and Greek Testament, He is called Jesus. The name signifies Savior. Si Joshua po yung tinutukoy dito. Ah. So Joshua is actually Jesus in the Septuagint and
He is allowed to have been very expressive type of our blessed Lord. He fought with and conquered the enemies of his people, brought them into the promised land, and divided it to them by lot. The parallel between him and the Savior of the world is too evident to require pointing out. Sabi ni Clark, napaka-obvious nung foreshadowing, nung parallelism ni Joshua at ni Jesus Christ. Joshua of the Old Testament leading his people to the promised land, and then Jesus Christ leading his people into salvation. So this afternoon, as we see these parallels, gagamitin po natin yung lente ng Old Testament kung paano natin makita ang koneksyon ng salita ng Diyos that has been ever attacked by the enemies of the gospel and in connection to prayer. Anong kinalaman ng panalangin dito? So this afternoon, I want to tell you that prayer undergirds the faithful preaching of the Word of God. Pag sinabing undergirds, yung girders, ito yung kumbaga sa bridge, suspension bridge, meron yung mga poste sa ilalim. Ito yung nagsusuporta, nagpapatibay kung paano si Moises sinabi, kapag bumababa ang kanyang braso, natatalo yung mga Israelita, natatalo sila Joshua, pero pag tinataas niya, nananalo sila. E napagod yung matanda. So sabi, yung mga kasama niya, si Aaron and Hur, kumuha sila ng bato at pinaupo doon si Moses. Napakalaking significance noon, mga kapatid. Later, we will explain kung anong significance ng bato. Is this just symbolic? Or is it preaching something to us? So, prayer undergirds the faithful preaching of the Word of God. For when we pray, not that the Word of God can stand on its own, but we acknowledge our weakness and we uphold the primacy of Scripture and its power as the very Word of God that leads a believer's life of victory. Ang haba nung sinabi ko. Ulitin ko po. Prayer undergirds the faithful preaching of the Word of God. For when we pray, not that the Word of God can't stand on its own, but we acknowledge our weakness and we uphold the primacy of Scripture and its power as the very Word of God that leads a believer's life of victory. Sinusuportahan ang tapat na pagpahayag ng salita ng Diyos, ang sumusuporta po doon ay ang panalangin. Hindi sa kadahilanan na ang panalangin, ang salita ng Diyos ay hindi kayang tumayo sa sarili niya. Pero kaya tayo nananalangin, kaya tayo nagpe-pray, we undergird the Word of God, the preaching of the Word of God, because we acknowledge na tayo yung mahina. We are the weak people. We uphold the primacy of Scripture. Tinataas natin, pinakikita natin, pinagpipitagan natin ang kapahayagan ng salita ng Diyos. At ang kapangyarihan ng salita ng Diyos na dadala sa atin sa katagumpayan. Failing to do that, failing to pray, only means, yung kabaliktaran, hindi pala natin pinahalagahan ang salita ng Diyos. Hindi pala natin pinahahalagahan yung primacy ng Scripture, yung kahalagahan ng salita ng Diyos, at sinasabi natin, kaya na natin ang ating mga sarili. In the time of Jesus Christ's ministry on earth, ito na yung parallelism between Joshua and Christ, He came to seek and save those who are lost. Then He accomplished the mission on the cross. Ginawa niya yung kanyang mission na yun, to seek and save those who are lost. At naku-accomplish niya yung mission na yun sa krus ng Kalbaryo. And up to now, hanggang sa panahon ngayon, He continues to lead us to the promised rest in the land flowing with milk and honey. The proverbial land flowing with milk and honey is actually the salvation, the saving grace of Christ. Jesus Christ leads His church against the enemies through the purifying work of the Word of God that makes the bride of Christ spotless and blameless. Kung paano si Joshua yung nakikipagbaka with sword in hand, it is the Word of God in Christ Jesus, the sword of the Spirit, that we wield right now in battle. The same sword na kumikitil sa buhay ng mga kalaban ni
na Amalekites yun din yung pumapatay sa ating mga kasalanan. Yun din ang pumapatay sa enemies of the gospel. But when Christ did His ministry on earth, He humbled Himself. Binaba niya ang kanyang sarili. But let us not go crazy to think that He is not powerful because He is still the Almighty God. He is 100% man and 100% God, truly man. And He still continued His dependence to His Father in heaven. Kahit siya ay Diyos, nagkatawang tao, lalo niyang pinakita yung pag-asa niya at pagdepende niya sa Ama. He continued His dependence to His Father in heaven by praying to Him. Nanalangin pa rin siya. He performed His mighty works and preached powerfully, but it didn't end there. Nag-preach siya, nagpakita siya ng signs, wonders, and miracles, but it didn't end there. He went to the mountain. He went to the garden, and He prayed. As powerful and intense His preachings are, kung gaano ka-powerful yung Sermon on the Mount, lahat ng kanyang mga preaching, whether it's encouragement or rebuke or woe to the Pharisees, kung gaano ka-intense yun, His prayer is as intense or even much intense to the point of bleeding. Nung siya'y nanalangin, Diyos na to ng mga Diyos ha, hari ng mga hari, dinugo pa sa pananalangin. Ganun kahalaga ang pananalangin in view of Christ. Siyang tagapagligtas, pero hindi siya bumitaw sa pag-asa sa Ama. Yung dependence niya sa Ama ay nandoon pa rin. So Jesus showed us the example and we must learn from Him. Pinakita niya yung example at matuto tayo sa Kanya, and we must not think that the preaching is a done deal. When Christ preached, nandun na yung buhay, kanyang hinayag na, when He showed the signs, wonders, and miracles, pinakita na lahat yon. But still He prayed. Nanalangin pa rin siya. Because He understands and He wants us to understand that the Lord's Day, tomorrow or later, after this, the Lord understands that after the Lord's Day, the battle of our mind and heart still rages on. Hindi naman natatapos yung gera hanggat hindi pa tayo glorified. In fact, every after preaching, even now, we are battling against ourselves. Nilalabanan natin yung enemies of the gospel in our minds, our own sinfulness, even our sleepiness. Yung antok natin, sabi ni Pastor Noel, nung mga nakarang klase namin, sabi, responsibility ng pastor, maghanda, paghandaan yung preaching. Anong responsibility ng mga kongregasyon? Responsibility yung matulog ng maaga pag Sabado. Kasi wala namang preacher na nakakatulog dito eh. Pero may kongregasyon na nakakatulog sa upuan. Ano ba yung sabihin dito? We fight hand in hand. Kung paano ka responsable ang pastor maghayag ng salita ng Diyos, ang kongregasyon ay may responsibilidad na manatiling gising. We engage the Word of God by the clarity of our mind. Hindi mindless ang pakikinig natin ng salita ng Diyos, but we engage. We worship God in spirit and in truth. We love Him with all our mind, soul, strength. And ano pa yan? Mind, soul. Baka may na-miss ako. Thou shall love the Lord your God with all your heart, mind, soul, strength. Lahat ng faculties natin, every preaching, we must be engaged and focused in the Word of God. So if the pastor failed to prepare, don't follow the failure by sleeping. By missing the point, but in active listening, that's how we uphold the Word of God. But to top it all up, like Moses' posture in the mountain, we as people of God must lift our hands in surrender and dependence upon His saving grace. Kung papaano si Moses, sabi niya, with the rod of God, I will raise my hands in the hill. On top of the hill. Patanda na siya eh. He was old. And he cannot fight with the sword. But he can do something. As weak as we are,
We must uphold our hand. We must place our hands in surrender and dependence upon His saving grace. We must pray that the sword of the Spirit, which is the Word of God, be kept swinging for the mortification of our sins. Tandaan natin, sa binasa natin, Moses was lifting up his hands dahil matanda na siya, pag bumababa, natatalo sila Joshua. Imagine that. May pinapatukuyan ng Panginoon dito sa atin, mga kapatid. Makita natin that the preaching of the word and the prayer is both important. Kung paano pinakita na the Christ that both are important, hindi lang siya nag-preach in the Sermon of the Mount, he also prayed. Because it undergirds, sinusuporta nito yung pagpipitagan natin sa salita ng Diyos. If we really believe in the power of God through His Word, then we must pray. We must pray more. We must pray that the sword of the Spirit will be kept on swinging against the for the mortification of our sins. And as Moses' prayers uphold the sword of Joshua, kung paanong nakataas yung arms si Moses na nanghihina, pero ang kailangan mangyari, dapat nakataas sila lagi para manalo sila, nakikipaglaban through the sword si Joshua. Our intercession upholds the power of God's word against faithlessness. Nakinig ka ng salita ng Diyos. Subukan mong magmanalangin. Pagpapakita lang yun na hindi ka talaga nakinig. Bakit? Faith comes from hearing and hearing the word of God. And faith drives us to our knees. Tinuturuan tayo nitong manalangin dahil nakita natin, aba, oo nga, no? Nakikita ni Moses, paano to? Numababa na yung kamay ko, I'm helpless. I'm tired. Here comes Aaron and Her. Nakita nila, na-observe nila, oh nga, no? Tumataas. Oh, yan, nananalo ulit. Very good, very good. Mababa. Natatalo. Teka muna, may problema dito. Hindi kakayanin ni Moses. We need to help. Kailangan, hindi sa tinutulungan natin ang Diyos manalo. Hindi. Mananalo ang Diyos kahit wala tayo. Ang punto lang doon, nagtitiwala ka ba? Naniniwala ka ba sa salita ng Diyos? And this is the same challenge we have right now. Our prayers should be founded kung papaano si Moses ay nakatayo sa burol na yon at napapagod. Walang ibang susuporta kundi sa prayer, kundi yung salita din ng Diyos, the rock for which we stand. It's Christ. Kumuha sila ng bato, pinaupo si Moses. That's not enough. Bakit? Ibig ba sabihin nun, kulang pa yung kapangyarihan ni God? No! Tayo yung nagkukulang. Hindi lang enough na suportahan natin ang salita ng Diyos. We must have an active participation. That's why Aaron and Hur, one in the right, one in the left, upheld the arms of Moses. Until the break of dawn. Hanggang matapos yung gera. Na natili sila doon. Hindi nila kaya na mag-isa. Kinailangan nila mag-participate. Ang salvation natin ay, tawag dito, monergistic, alam natin yan. But when it comes to our walk with the Lord, yung sanctifying power ng Diyos, nandoon na sinabi ng salita ng Diyos, work out your own salvation, may participation na tayo. Sinasanctify tayo ng kapangyarihan ng Diyos because He is the one who wills and acts on our behalf. He strengthens us. For we are crucified with Christ, we no longer live, but Christ lives in us. The life we now live, we live in Christ. Sa kay Kristo na natin itong binubuhay. So, itong ginagawa ni Aaron and Hur, dapat ito rin yung gawin natin. We must intercede against faithlessness. But as the battle rages, fatigue sets in the arms of Moses. Napagod. It starts to lay low. At ganun din nangyayari sa atin. Nakinig ka ng salita ng Diyos na Sunday, Lord's Day. Aba, Tuesday pa lang, nanghihina ka na. Ganun ang labanan. May panghihina, may fatigue. And like Moses, we get tired of praying.
we get tired. Like Peter and the disciples, they get tired, they were sleepy. Sabi ng Panginoong Diyos, hindi nyo ba kaya magstay man lang kahit isang oras? At sinabi ng Panginoon, lumabang kayo sa antok. Bakit? Merong kalaban. The body is willing, the spirit is willing, but the body is weak. At hindi yun, sabi nga, hindi yung excuse. The mahina yung flesh eh. Kaya okay lang. No, that is a warning. Warning yun, manalangin ka kasi mahina nga eh. Mahina ang ating laman, kaya dapat tayo manalangin. If Moses, Peter, and the disciples experienced that, sino tayo para sabihin natin hindi natin na-experience yun? Sino tayo para sabihin na hindi natin kailangan yun? Truth be told, we all need to be Aaron and Hur to each other. Tayong kailangan maging Aaron at si Hur para make sure natin na yung prayers natin sa bawat isa, it will undergird the arms of the sword of war to keep on swinging so that the word of God will continue to take its effect against our sinfulness, against the enemies of the gospel. We can see that the victory is guaranteed. Alam na natin yon, garantisadong ang tagumpay, but we must do our part. And what's our part? We must pray. We say that in this pulpit, we uphold, pinagpipitagan natin ang salita ng Diyos. We believe that this is the focal point or the centrality of our worship, hindi yung kantahan, hindi yung kung ano pang mga ginagawa natin dati when we were in the our previous persuasion. But let me tell you this, those are just words. Until we learn as a church to pray together, to pray more, baliwala yung pagsasabi natin na sola scriptura. Kung hindi tayo nananalangin. Because if we believe the word of God is powerful and effective, then we must pray. If we believe in the word of God, that it will change our lives, then we must pray more. So here's the point. The word of God is powerful and effective, as mentioned in Hebrews. But we are weak and dependent. Hindi natin pwede pagmalaki, the word of God is powerful and effective. And so, anong pakinabang nun sa'yo? If you don't pray, Jesus Christ preached because He knows the power of His word. He is the living word. But He still prayed. Siya lang Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari, pero siya'y nananalangin pa rin. So we must not neglect prayer. We do not find that Joshua's hands were heavy in fighting. Hindi natin nakita sa scriptures na binasa natin na yung kamay ni Joshua ay napagod sa pakikipag-espadahan sa mga kalaban ng Amalekites. Walang nabanggit doon. Pero nakita natin, but Moses' hands were heavy in praying. Sabi po ito ni Matthew Henry. Hindi natin nakita na nanghina si Joshua. He is youthful. He's a warrior. Talagang lumalaban siya. Hindi natin nakita nanghina yung kanyang mga braso sa pakikipag-espada. Pero nakita natin si Moses na nanghina sa pananalangin. Ano mas mahirap? Ano mas mahirap? Well, to tell you honestly, yung nineneglect natin, yun pa yung mas mahirap. Na kinailangan pa na dalawang tao ang tumulong kay Moses at na isang bato na upuan para mapanatili ang pananalangin niya. Yesterday, I think that was yesterday, I was listening to one of Paul Washer's preaching, sinabi niya, the reason why men don't pray, why we don't pray, is because we don't recognize how weak we are. Kaya daw hindi tayo nananalangin kasi hindi natin nakikita, nare-recognize kung gaano tayo kahina. Only if we know how weak we are, magsusumiksik tayo sa Panginoon. And my prayer is that God will continue to show our weakness
personally. Makita ko yung kahinaan ko para mas lalo ko magsumiksik sa kanya. At yun din ang panalangin ko sa atin. Because when we pray, we prove that we give primacy to the preaching of the word. Pinagpipitagan natin ang salita ng Diyos. Okay, nakikinig ka ng salita ng Diyos? Si Satanas ka, kabisado yung Biblia eh. He can quote from cover to cover. We prove that we give primacy to the preaching of the word of God when we pray. We also humble ourselves before God. That's the most tangible way of showing our humility. Nagpapakumbaba tayo. But let us, when we pray, let us not pray like the Pharisees. Ano bang, was it the BR? Nung Bible reading ba yun? Yung nilid mo? Was it the Monday Bible reading? Thursday Bible reading sa men. Pinanggit doon yung kakaibang paraan ng mga pariseo ng pananalangin o fastidiousness nila. Number three, we show our dependence to God when we pray. Pinakita natin na kailangan natin ng Diyos. So in conclusion, we must pray as a church and we must pray individually and we must pray as a family. We uphold the faithful preaching whenever we pray. That's what happens. Hindi lang ito sa pagre-repost natin ng preaching ni Pastor. Hindi lang ito sa pagre-repost natin ng mga videos, ng excerpts ng mga preaching. We must pray. As a believer, listen and obey the word of God. And the word of God says, pray. Take responsibility in prayer. It's a responsibility. Kailangan natin gawin ito, hindi dahil may gusto lang tayo, may kailangan lang tayo panalangin. And remember that when we don't pray, it's a sign of arrogance. Pagpapakita ng kayabangan pag tayo hindi nananalangin. Sa hindi mananampalataya, kung ikaw hindi nananampalataya kay Kristo at narinig mo itong tinig na ito, gusto kong malaman mo that your prayers cannot be heard by God unless you have a relationship with Him. Hindi narinig ng Diyos ang iyong panalangin. Akala mo nag-answer, baka ibang sumasagot sa iyo. Kung wala kang relasyon sa Diyos, kung wala kang maayos na relasyon sa Panginoon, if you don't believe the finished work of God, of Christ, your prayers can't be heard. So believe in the preaching of the gospel. Believe in the finished work of Christ in your behalf, in the state of your sinfulness, and repent, and pray more, and pray more. Sa aking pagtatapos, nakwento ito kaninang umaga. Ewan ko ba, was it because ito yung topic ngayon na I had this early morning experience na ako'y nakadapa matulog. Tapos I just felt my hands were like this. And then nagising ako, ang unang-una ko sinabi, first time ito nangyari sa akin, ang unang-una sinabi ko, our good and gracious Father. And then nag-continue na ako, nagpe-pray. At sa lakas ng boses ko, si Macy's tulog pa. That was around 6:03 yata kung ako nagkakamali. Mga ganun. Talaga may butal, no? 6:03. Di ko, tinandaan ko talaga eh. Na bigla ako nag-pray ng malakas. Tapos, habang nananalangin ako, I was thinking, bakit ako nagpe-pray? Eh, wala naman ako. So, nagko-contemplate ako. Sabi ko, siguro kasi preaching ni Paul Washer, pinigyan ko kahapon about prayer. Tapos, dinireview kong preaching about prayer. Ipipreach ko bukas about prayer. And then, this morning, siguro nananaginip ako about prayer. That's why when I woke up, ang first words na lumabas sa bibig ko, our good and gracious Father. That's ang pinanalangin ko, very simple. Lord, give us strength today. Yun lang pinanalangin ko. And then, I was so puzzled. Tinitigdan ko yung miss ko. Nagising ba siya? Lakas ng boses ko. And then, I went up. Kasi, I found out na si Brother Rico ay hindi makarating ngayon. Kasi may sakit si Mia at pati siya masama rin yata pakiramdam. So, tinake over ko yung devotion. So, I had to really wake up early. So, sa madaling salita, was it just a random experience? But what I believe in God's providence, nangyari yung sa akin just to make a point. Can you imagine yung mindless
na ginawa ko, that was mindless. Hindi ko nga alam na ganun ginagawa ko. It's just, parang it was just a route memory na na-utter ko yung prayer na yon. But imagine, imagine if we pray intentionally. We pray intentionally. I'm not saying this because I've already achieved a great prayerfulness that I'm a prayer warrior or whatever. No one is a prayer warrior. Pwede, prayer warrior, pwede. Naglagi ka nag-aalala kaya magdasal ka. So it is a humbling experience na kung nananalangin ako ng mindlessly, ano kaya panalangin ko with mindfully? Lumapit ako sa Diyos. At ang panalangin ko ngayong hapong ito as I end my preaching is nawa itong church na ito ay hindi lang tayo makilala. Hindi lang tayo maging iglesia na sinasabi natin na pinagpipitagan natin ang salita ng Diyos, na mahal natin ang salita ng Diyos. Bagkus makita rin tayo na pinagpipitagan natin ang panalangin. Tayo lahat ay umuko. Aming Ama, salamat o Diyos sa iyong salita na patuloy na ginagamit ninyo upang kami pabanalin, upang kami linisin, upang kami ay ituwid at palakasin, Panginoon. Dalangin po namin sa inyo pong tinuturo sa amin, ito ay hindi lang manatili na informasyon sa amin, ngunit may isa buhay namin to. Kauhawan namin nawa, hindi lang ang pag-aaral ng iyong salita, hindi lang ang pagdalo, lalo na Panginoon ang pananalangin. Na makita namin ito na hindi namin ito ilagay sa secondary, Panginoon, ngunit ito ay essential para sa aming paglago bilang isang mananampalataya. Because we will fail, Lord, if we say that we put premium in your word and yet we don't pray. That would be a hypocrisy, Panginoon. Kaya dalangin namin, Panginoon, may our prayers be mindful, be intelligent, be genuine, be intentional. Patuloy mo kaming baguhin, Panginoon, at palakasin sa area ng aming pananalangin. Salamat o Diyos sa iyong biyaya sa amin. Kaming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen.